What's up mga bro? For this vlog, ang gagawin natin, mag-install tayo ng bagong thermo switch. Itong brand ng thermo switch na to is Tama, made in Japan. So mag-install tayo ng thermo switch. Ano nga ba yung thermo switch? Yung thermo switch guys, yung nagpapatrigger sa radiator fan natin para mag-on and off. Nag-automatic siya. Pag may thermo switch ka naka-install sa makina, is automatic yung radiator fan mo. Yung iba, nag-recta fan, ipapakita ko din sa inyo kung paano yun. So, this dito guys, makikita nyo, ito yung thermo switch. Ito. Ito yung thermo switch. Bali, gagamit kayo ng 24 mm na socket. Bali, kapag naalis nyo siya, ganito yung itsura niya. Ganito yung itsura niya. Luma. Ito yung lumang thermo switch ko na nilagay ko kagabi yung bago. Kaya hindi ko na siya tinanggal ngayon para i-demo sa inyo yung pagtatanggal. Kasi nagtataga siya ng kulan. Sayang naman yung kulan. Bali, tatanggalin nyo lang to. 24 mm na socket. Tapos, ibabalik. Bali, ilalagay nyo lang ulit yung bago. Ngayon, ito yung naman yung socket niya. Dito ginagawa yung recta fan. Ayan, maglalagay tayo dito ng... Diba may dalawang ano yan, maglalagay tayo ng cable ay ng copper wire dito sa kabila at saka dito. Yan, bali ganyan guys. Magkabila tapos naka dapat nakadugtong siya. Kaso shortcut na lang ginawa ko. Basta dapat ay pagdudugtongin niyo yung wire niya. Yung iba dito pinagdudugtong. Puputol sila tapos pagdudugtongin yung dalawang wire. Ito kasi pang ano lang, pang demo lang, kaya ganyan ginawa ko. Pinihit ko dito para mag-combine sila, tapos tig isa kada pin. Wait, i-ignition natin, makikita nyo mag-erecta yung fan. And guys, i-ignition lang natin. Oh, naka-ignition na, hindi pa nakasindi yung makina. Pero tinan nyo, di pa nakabukas yung makina. Pero nakabukas na yung radiator fan. Ayan. Ito, kumuha tayo ng sample para makita nyo na umaandar siya. Ayan. Yan yung rekta. Kahit hindi pa umaandar yung makina, umaandar na yung radiator fan. Bali, hindi siya namamatay. Continuous siya. Hanggang umaandar yung makina, hindi siya namamatay, ganyan. Ang cons nun, wait lang, patayin lang natin yung susian. Ang cons ng rekta is mapapadali yung life ng radiator fan nyo kasi hindi siya nagpapahinga. Ibig sabihin ng cons yung parang disadvantage. Ang disadvantage ng rekta is hindi napapahinga yung fan nyo, radiator fan. Tuloy-tuloy siya. Bale, kukunti yung lifespan niya. Unlike kapag automatic, mamamatay siya, tapos sisindi. Usually, sumisindi yan kapag mainit na, na-reach na niya yung temperature, na normal temperature, tapos magti-trigger yung thermo switch, ia-allow niya yung radiator fan na magbukas. Then, ilang seconds lang, mamamatay siya ulit, tapos magpapahinga ng mga siguro 1 minute or 1 minute and a half. Kasi tinimer ko kagabi yan eh. 1 minute and a half siya nagpapahinga. And then,
sisindi siya ulit for about 20 seconds. Tapos magpapahinga na naman. So malaking tulong siya sa lifespan ng ating radiator fan para hindi tayo agad masiraan ng motor. So ito pala siya kapag automatic. Tatanggalin lang natin ito pagka rekta niya. Yan. Yes, i-put aside lang natin. Tapos itong switch niya, ibabalik lang natin siya doon sa bagong thermo switch. Yan. May marinig naman kayo na click pag alam nyo naka pag nakalock na siya. Kasi may lock siya dito. Yan. Yan, nakalagay na siya. Bale, dapat kapag na-reach na ng makina yung sa una, dapat di muna siya magbubukas kahit na buksan nyo yung makina. Pagka ignition or pagkabukas ng makina, dapat hindi muna magbubukas yung radiator fan. Dapat ma-reach muna ng makina yung normal temperature niya bago siya magbubukas. Tapos mamamatay, tapos bubukas. Ito, isisindi natin. Papakita ko. Yan. Makikita nyo, hindi pa siya normal temperature kasi yung RPM niya, wala pa sa 800. Tapos yung temperature gauge niya, which is this, wala pa siya sa gitna. Ito, papakita ko sa inyo na hindi siya nagbubukas yung radiator fan. Hindi pa siya naka bukas. Magbubukas yan kapag normal temperature na. Bali, balikan na lang ko kayo guys kapag normal temperature na kasi it takes minutes kung bago magbukas yung radiator fan, baka mapahaba tong video. Ayan mga bro, kung mapapansin nyo, halos nasa 800 or less than yung RPM, pero 800 RPM, so idle na siya. And then malapit na rin siya dun sa may normal temperature na nasa gitna. Kaya i-check na natin. Abangan na natin sa labas. Dapat in any time magbubukas na 'yon. Yan, abangan lang natin. Magbubukas na 'yan. Nagbukas na. Mamatay din yan kapag magpapalamig na siya. Panapalamig na niya. O yan, mamatay siya. Ganyan yung automatic, guys. Kapag magpapahinga siya ulit, ayan o, namatay na naman. Tapos sisindi siya ulit. Parang sa sa may condenser fan. Diba yung mga condenser fan nagpapahinga din? Ganyan din yan pag automatic. So yun mga bro, sana gusto nyo itong video natin. Please like, share and subscribe, and see you on our next vlog.